Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. And kamusta po kayo mga kababayan? Sana po okay lang po tayo lahat at safe tayo. At sama-sama po tayong magbayanihan at tumulong gamit ang Shopee Bayanihan, kung saan pwede po tayong mag-donate online via the Shopee app sa inyong napiling charity or organization po, kagaya ng GMA Kapuso Foundation, Philippine Red Cross, Philippine General Hospital, World Vision, at marami pa pong iba. Ingat po kayo and God bless po. Maraming salamat po in advance. Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? I hope you guys are okay kung nasan man po kayo ngayon. At para po sa mga kababayan po natin na gusto pong tumulong sa mga naapektuhan po ng COVID-19 pero hindi po alam kung paano, pwede po kayong mag-donate at tumulong gamit ang Shopee Bayanihan. Pwede po kayong mamili sa kahit anong organization or charity po na gusto niyo pong tulungan, dahil ang ilan po sa mga partner organizations ng Shopee Bayanihan ay ang Philippine Red Cross, Philippine General Hospital, World Vision at marami pa pong iba. If you want to know more about it, just visit the Shopee app for more details. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Welcome back to my channel mga ka-Aldab. Bago po tayo magsimula sa ating pinaka main topic mga ka-Aldab, pag-usapan po muna natin ang nakakalungkot po na balita. Base po ito mga ka-Aldab sa mga nakita po natin mismo sa Instagram post po ng pamilya Ataide mga ka-Aldab. Medyo siyempre nakakalungkot po kasi ayon po kay Silvia Sanchez, positive po talaga ang dalawa. Kasama po si Art Ataide na positibo po sa COVID-19. Medyo nakakalungkot po mga ka-Aldab. Masakit para po sa pamilya Ataide. Sabi ko nga po sa inyo, itong channel na to, kumbaga mga ka-Aldab, nakikisimpatya sa may mga taong may mga ganitong sakit, kasi medyo marami pong mga tao na sabihin na nating Aldab Nation ang natutuwa. Huwag pong ganun mga ka-Aldab, huwag po ganun, kasi sabi ko nga mga ka-Aldab, ang Aldab Nation naman po ay mababait. Kumbaga sila po yung mga mamis at mga titas na talagang wala pong, kumbaga hindi po marunong magtanim ng mga sama ng loob. Medyo may masasakit po na naririnig po tayo, pero sa part po ng ganito sana po ipagdasal po natin na gumaling po ang pamilya Ataide. Kasi hindi lang po para sa akin, para po sabihin ito, para po gumaang loob ng mga Armin sa akin. Hindi ko po ito ginagawa mga ka-Aldab. Ginagawa ko po ito dahil po pwedeng mangyari sa inyo, sa atin at sa buong tao, dahil nga po sa kumbaga lumalaki ang bilang ng may COVID-19, pero dasal lang po talaga yung panlaban natin, di po ba? Kaya nga po kumbaga sana sa mga taong may galit po sa pamilya Ataide, itigil na po natin, kumbaga bigyan po natin sila ng dasal. Malay nyo mga ka-Aldab, pagkatapos nito gumaling po sila, matakot na po sila, kumbaga parang ito na po siguro yung kiliti sa kanila ng ating minamahal na Panginoon, di po ba? Malay natin mga ka-Aldab. Kaya nga po sana ipagdasal po natin na gumaling na po sila, di po ba? Malay nyo, sa tulong po natin ay gumaling po sila at tuluyan na pong kumbaga iwan kung ano nga po ba yung nagawa nila, di po ba? Na kumbaga mga ka-Aldab, sinasabi ko po ito dahil nalulungkot po ako sa pamilya Ataide mga ka-Aldab. Although binabatikos natin siya, pero hanggang batikos lang po tayo, wala po tayong masamang pinapanalangin para po sa kanila.
Hindi po ba, mga Kaldab? Nakakalungkot po talaga. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Dito, mga Kaldab, napanood nyo naman po yung video nila, Main Mendoza at Alden. May malaking napansin lang po talaga ako. At syempre, mga nakapanood, nakakapagtataka. Kasi, una po, sabi ng Shopee, live. Pero tape naman po pala, recorder na po lahat ang sinasabi ng mga artista. Although talagang hindi siya magiging ano, dahil alam naman po natin na sa naka-lockdown po ang buong mundo o ang buong Pilipinas, mga Kaldab. Pero ang ine-expect po talaga natin, live po sila magsasalita. Kasi yun po yung nakalagay . Di po ba, medyo nadali na naman po tayo ng Shopee. Napakahaba po ng inantay ko, mga Kaldab. Halos isang oras sa dulo po pala ipalalabas sila Main Mendoza at Alden Richards. Hindi mo ba kayo nakakapagtataka sa Shopee? Napakarami pong artista, pero ang pinaka main event po nila si Main Mendoza at si Alden Richards. Medyo dismayado po ako ng una kasi nga haba, mga Kaldab. Ang sabi po kasi nila 6 lalabas na. Inabot-abot po o maaga po nagsimula yung Shopee live, pero ang tagal, di po ba? Halos marami ng hapong reklamo ang nakikita ko po yung nagchat-chat, pero ayos lang po, mga Kaldab, kasi at least nakita natin, mga Kaldab, sila Main Mendoza at Alden Richards. At eto po ang aking update na talaga naman pong siguradong napanood nyo at napakinggan nyo. Siguro napanood nyo, mga Kaldab, yung in-upload ko kanina. Lahat po ng artista ay kompleto. Hindi po ba? Lahat po kompleto. Lahat po ay nagsalita tungkol sa GMA Foundation. Pero ang tanong, bakit kaya si Main Mendoza lang po ang hindi bumanggit ng GMA Foundation? Nilaktawan niya po agad yun. Well, correct me if I'm wrong, mga Kaldab, dito sa video na huli na napanood ninyo, una muna kay Alden, pagkatapos po kay Main Mendoza, binitin po ni Mengay. Hindi po, kumbaga, mga Kaldab, hindi pinromote ni Mengay ang GMA Foundation. Bakit kaya, mga Kaldab? Ito na kaya ang hudyat, mga Kaldab, na meron po talagang hidwaan na nagaganap po kila Main Mendoza at sa GMA Networks. Oops! Issue! Sasabihin na naman yan, Mr. Destiny, gumagawa ka na naman ng issue porket hindi lang nabanggit ang GMA Foundation, nagkaroon ka na agad ng isang napakalaking imahinasyon. Di po ba? Yun na naman ang sasabihin sa atin. Well, pansin ko lang. Siguro naman, mga Kaldab, hindi lang po ako ang nakapansin yan. Di po ba? Kasi alam naman po natin na kapag si Mengay, ganun po katagal. Siguro dinelay po ni Mengay para po kumbaga makaramdam ang GMA Network. Di po ba? Dahil alam naman po ng GMA Network na magla-live po daw sila Mengay at si Tisoy. Di po ba? Siguro maraming, alam nyo na, pinagbawal sa dalawa. Kaya ang ginawa po ni Mengay, tinabla niya ang GMA Network. Alam naman po natin at alam po ng lahat na delay talaga magbigay ng update yan, lalo na po kay Mengay. Yung tipong kapag ibabalita si Main Mendoza, dalawang linggo pa po bago ilabas. At ang nakakadismaya, yung mga ipinupost po ng ating mga Aldab fans, lalo na po ang Main Fanatics, hindi po tinatanggap o hindi po pinapansin ang pagtulong ni Main Mendoza sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na po especially po yung nasa frontliners na talagang kailangan po ang tulong, kasi sila po talaga ang unang-unang matatamaan dahil sa dami po ng mga taong papalit-palit, lalabas, babalik, di po ba? Kumbaga sila po talaga yung dapat tulungan. Yun po ang unang ginawa po ni Main Mendoza. Pero wala po tayong nabalitaan. Di po ba? Nakakadismaya. Dahil pagdating po sa mga ganito ay hindi po nabibigyan ng pagkakataon
na mapanood ng mga tao kung ano nga po ba talaga ang tulong na ginagawa po ni May Mendoza. Pero sa akin lang po mga kaldab, kung ako tatanungin nyo, eh pabor po ako sa ginawang hakbang ni May Mendoza para makaramdam din naman po ang GMA Network. At masabi po nila na minsan eh nagginagawa din pala nila yan kay May Mendoza. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.